Ito po ang nagseservisyo Ninya Corpus. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po inyong mga kaservisyo at ito ang teleradyo serbisyo at radyo sa Istrenta, ang puntahan ng bayan. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:32. Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad. Serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninya Corpus. Tuwing hapon alas 4:30 dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po si Ninya Corpus, kasama ko. Hi, hello and good afternoon po. Migs Bustos po ang inyong kaserbisyo. Aba, happy Friday. Yes, oh. Ano naman pag Friday? Oo, oh, oh. Fun Friday. Fun Friday. Tsaka, okay. Ano ba, Feel Good Friday. At syempre, like pwede rin Family Friday. Ah, yes, pero oh, parang Friday. Barkada ata kasama mo pag Friday. Pagtapos ito, di ba? Family Friday. Yes, Family Friday. Maraming pwede pag Friday, basta thank God it's Friday. Okay, ngayong hapon po ha, pag-uusapan natin ang ating mga mata. Yan ha, may problema ka ba sa mata? Dati, Ninya, ako ay nearsighted. Talaga? For the longest time, siguro mga 8 years old pa lang ako ay nagsasalamin na. Ha? Talaga? Oh, nearsighted. And then, ba't wala? Tayo ay nagpa-LASIK surgery na. Ayan. Ah, pre-pandemic. Oh, pwede. Okay, pwede. So, pwedeng ma-laser surgery in your case. Oo, oh, pwede yung naman. Yung nearsightedness. No. Meron naman yung usually screening. In my case, I was qualified. Pero umabot ako ng hanggat, kung di ako nagkakamali, -6. Tama ba, Doc? 600? More or less, no? Yun yung ating mamaya. Kumbaga talagang hindi ako makakita. Kapag tanggalin ko yung salamin ko, blurred kayo lahat. Pero alam ko ikaw yun. Alam kong si guest natin yun. Oo. Ayun. Ayan ha. Ngayong hapon po makakasama natin sa Doktor Serbisyo. Walang iba. Kundi, eto muna. Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ko. Ako po si Doktor Serbisyo. Ayun. Kasama natin ngayong hapon, Dr. James Abraham Lee. Magandang hapon, Doc. Magandang hapon, Ninya. Migs, good afternoon. Magandang good hapon, Friday no? afternoon sa inyong dalawa. Maraming salamat, Doc. Si Dr. James Abraham Lee, siya po isang pediatric ophthalmologist. At meron itong hindi masyadong karaniwan sa ating dila, no? Ang strabismus specialist. Yes, that's correct, Migs. Hello. Okay. Ano naman ito? Ano naman po ito, no, Doc James? Itong inyong specialty at syempre itong inyong specialization, ito pong strabismus. Ah, okay. So, yung mga pediatric ophthalmologist po, kami po yung nag-aalaga ng mga mata ng mga bata. Also, yung mga developmentally delayed, no, even adults, no, kami din yung nag-aalaga dyan. And strabismus is the misalignment of the eye. So, our specialty also involves yung mga duling, banlag, no, mga nagdodoble ng paningin. So, kasama yan sa scope ng aming trabaho. Ayan, I'm sure yung mga nanay na nakikinig ngayon, mga tatay na concerned sa mata. Okay, sa mga nanay at tatay na nakikinig po ngayon, yung mga concerned sa mata ng kanilang mga anak, I'm sure ay natutuwa sila kasi ako bilang isang magulang nahihirapan akong makahanap ng isang specialty, kumbaga, na doctor. Katulad nga ni Dr. Lee, na pagdating sa pediatric concerns, yung mga duling, banlag, lazy eye, mga ganyan, malabo ang mata, nahihirapan kaming maghanap ng doktor, pues nandito po siya ngayon. Kung meron ho kayong questions, guys, mag-text po tayo or kayo sa Viber 0919-278-3000 0919-278-3000 at sasagutin po yan ni Dr. James Lee. Libre. Libre. James Libre. James
Libre. Love dito it. Lang po sa programa ninyo, ma'am. Okay, 20 minutes lang. 20 minutes lang. 20 minutes lang. Kaya bilisan nyo na. Unahan yan. Ganun talaga. Oo. Well, okay. Sa mga bata po, kailan mo usually nanonotice yung mga signs na meron siyang problema sa mata? Actually, very early on, pwede mo nang makita, no? So, sa pagkapanganak pa lang, may mga signs na yan. Although, minsan sinasabi namin, you observe and see if it's going to get worse, no? So, makikita nyo malikot ba ang mata? Nakakasunod ba siya sa objects kapag tumitingin siya? Nagbabanlag or nagduduling na ba siya? So, maraming pagkakataon na baby pa lang, pwede mo na siya actually i-examine. So, it's a misconception na kailangan nagbabasa na yung bata o marunong na siyang mag-identify ng letters para mas tignan siya sa mata. So, yung common complaints, no, it's dun sa mga batang medyo mas malalaki na, lumalapit ba sila sa TV, nahihirapan ba sila kapag sila'y nasa school, hindi nila makita yung blackboard, no, o kaya yung iba naka-squint, no, lumiliit yung mata para lang makakita ng mas maayos, no, or nag-turn ng heads. So lahat yun pwedeng isang sign, no, na ang isang bata ay may problema sa mata. Ayan. So ngayon na Doc James, syempre sa mga bata ngayon, lahat po tayong lifestyle natin very exposed to screens. Correct. Yeah. So as early as baby, may video call ka, mayroon ka ng mga dito, ganyan. Doon ba na early nagiging prone na ang mga bata sa mga ganitong condition? Actually, the gadgets itself, no, hindi pa sila na-proven na nagko-cause ng any kind of eye damage. So you'll hear about blue lights, no, you'll hear about the excessive gadget use. Although may mga recommendations lagi, no. So to keep it simple, the recommendations on gadget use, no, by the World Health Organization is that you have to use your gadgets less than 2 hours per day with breaks in between. So and yung activities nila with the gadget should be high quality activities, no, for learning interaction. Roblox. Well, depende ma'am niya kung bibigyan mo siya lang Robux. ideally yun yung ano. So even before the pandemic, there was always standard. A standard na on how you use your gadgets. But right now, no, what they saw na pwedeng mag-cause ng labo ng mata is actually the amount of outdoor time that children spend on. So nakita nila, children who have more outdoor time, yung mga nas naaarawan, no, have less chances of becoming nearsighted. So Migs, kanina sabi mo nearsighted ka, 'di ba? So yung mga bata na hindi naaarawan, mas malaki yung chance na maging nearsighted. Okay, so na-prove na yan. So it's a proven fact that children should actually have more outdoor time to prevent nearsightedness, no? So yan yung isa. And then second, nakita nila that your amount of near work, ibig sabihin yung ginagawa mo sa malapit, it can be a book, it can be your phone, it can be your gadgets, no? If it's too close to your face, masyadong malapit yung mata mo, sa mata mo, pwede rin siyang mag-cause ng myopia or nearsightedness. So they recommend that proper distance from your screens or even your books, very important. Oh. And the last is, you always have to take a break. Diba? As parents, you always tell your children, oh, kailangan magpahinga dun sa gadgets, ganyan. Kasi nakita din nila that if you do your near work for long periods of time, pwede ka rin mag-develop ng nearsightedness. Kumbaga nasi-strain kasi yung mata, napapagod, and then eventually I always tell patients, di ba yung body natin, lagi lang siya magre-respond dun sa input? Mm-hmm. So kung ang input niya laging malapit, then your body will make your eyes more nearsighted. Para nasasanay siya. Correct, di ba? So when you exercise, you carry heavy weights, you develop muscles to make it easier. So your brain, ganun din siya. So pag malapit, nahihirapan siya, I'll make you more nearsighted. Parang ganun yung ginagawa ng katawan natin. Interesting. Oo, diba? Interesting. Okay, nasa minsan, ano pala yan, ano? The amount of time that you spend, nasasanay. Yes, correct. Oo. So, syempre, magre-respond lang naman yung body mo sa input na ginanangyayari sa kanya. Oo. So, minsan, yan yung reason kung ba't nagiging nearsighted yung children. Kaya minsan sinasabi nila, tumingin ka sa malayo. Correct. Oo, to relax your eyes, no? Diba? Yeah. Oo. No, at least, yung hindi ganyan kalapit, mas malayo pa. Correct. Oo. Actually, may follow-up ako, Doc James. Ngayon ba sa inyong observation o pagsusuri na at least nasa digital age tayo, na talaga exposed tayo sa screens, nagkakaroon ba ng increase ng cases ng myopia among children? Actually, nagkaroon siya ng increase during the pandemic. And we think it's not really about the online classes. It's really more of during that time, hindi nakalabas yung mga bata. Kasi walang outdoor time. Wala silang sunlight. So, once the school resumed, no, medyo bumaba na ulit. And it was surprising that when clinics were open during the pandemic, online pa rin lahat, no, but clinics were already open, we were seeing cases na ang taas ng grado, ang bata pa lang,
mataas na yung grado, no, within the 1 year na nakakulong sila sa loob ng bahay. Yes. So you mean sunlight, Doc, prevents you from getting eye problems? Oo. So some parents would say, ah, Doc, vitamin D siguro yan. Oh. No? So it's actually not vitamin D. Okay. So when you're under the sun, it releases hormones, no, which actually control the growth of your eye. So without that hormone, your eye will be uncontrollably growing longer. And mas mahaba yung mata mo, the more nearsighted you become. So the more time that you spend outdoors, no, the more control your eyes actually get. No, parang ganyan siya. Talagang merong scientific evidence. Pero nalimanay si Dr. James, ha? Talagang intindihan natin. So galing. Yun siya, oo. Okay. More reason sa magpaaraw tayo sa umaga. You cannot discount the fact na pwede rin siyang mamana. Like for you, you have children, no? So there's always a risk na mamana niya. Pero nakita nila that yung mana, yung family history, no, hindi siya yung pinaka major factor. It's the environment that actually makes you nearsighted or not. So hindi automatic na you were 600 before that your children will have eyeglasses. Pwedeng hindi, pwedeng wala, no? So the activities of your children will dictate magiging 600 ba to, magiging wala ba siyang grado. So pwede. Oh, speaking of blue light na sinasabi, minsan may mga binibenta pang ang anti-blue light daw. Okay. Totoo ba yan? Okay. Is it really effective? May miss ba yan? Ano ba itong blue light na to? Talaga bang very harmful? Correct. So, blue light, no, it's actually everywhere, no? It's here on your LED lights, no, your fluorescent light, lahat yan, your screens, meron yang blue light. But there's actually no clear evidence, no, what the effects of blue light is on your eye. And anong advantage ng blue light glasses? So based on studies, no, hindi siya nakakapagpababa ng grado. It cannot prevent, no, yung pagkakaroon ng grado ng bata. So right now, no, ang sabi namin, do you need blue light glasses? Most probably not, no. If you want to try them, there's also no harm, no. Wala din naman silang nakitang harm if you want to try them out. Mm-hmm. So sa amin, sinasabi lang namin, if you feel that you're going to spend extra for that, there might be no advantage for that, no. Pero kung gusto nyo i-try, okay lang din, wala ding problema. As long as yung bibili nyong salamin ay walang grado, kung wala talagang grado yung gagamit na bata, no? Or kung may grado man, dapat tama yung grado. Mm-hmm. Kasi mas magkakaroon ng effect kung bibigyan mo ng maling grado ng salamin yung isang bata. Yeah. Ayun, yun pala. Diba? Paano kung minsan, di ba, nung bata ako, try ng mga salamin ng mga magulang. Oy, huwag mo isusot yan kasi baka raw mabulag ako or lumaboy mata ako. May mga ganon. Ang kakapal na. Diba? Laging nagsasabi yan, no? Parang malalabo yung mata mo pag sinuot mo yan. No? Kung paminsan-minsan, okay, play lang, no? Minsan lang sinuot, I don't think it's going to cause any kind of permanent damage. Yes. No? Pero kung kunyari palagian, or kunyari, na-diagnose yung bata na hindi tama yung grado na binigay, no, pwedeng mag-cause siya ng permanent na error of refraction or grado sa mata. So, lagi naming sinasabi na ang mga bata, meron talaga silang error of refraction most of the time, no? But hindi lahat ng grado sa mata ng mga bata kailangan nilang bigyan ng salamin. Kasi may mga grado na mawawala mag-isa, na kapag pinakailaman mo, baka hindi nang mawala. Okay, may mga grado naman kagaya ng myopia na hindi nawawala, na habang tumatagal, tumataas. So depende yan sa grado ng bata. So lagi na rin sinasabi, you have to have the child's eyes checked, because kapag pinakailaman mo yung isang normal na grado para sa isang bata, maaaring maging permanente yung grado ng mata nila. As early as gano kabata? For example, newborns, no, we can check them. Pero kung wala kayong napapansin sa mata ng anak ninyo, no, usually we recommend at least during the first year of life. And then kung walang problema during the first year of life, then you can the next follow up could be after around before they go to preschool, no, or big school, no. And then kung walang problema, a year or every 2 years after that. No, usually yan yung usual. Sakto. And isusingit ko na dito, if your baby is born premature, okay, mga naniku, no, kulang sa buwan, kailangan nyo ipa-check yung mata. Oo. Kasi there's such a thing called as your retinopathy of prematurity na nangyayari sa mga sanggol na hindi sapat sa buwan na pwedeng mag-cause ng pagkabulag.
Alright? And hindi nyo yun malalaman kasi ang mga bata hindi magre-reklamo. Tsaka hindi diba? Na lang makakommunicate yeah, yun. Hindi paano? Na makakommunicate yan. So, very important that if your child is premature, it can be kahit 8 months lang yan, no? A few weeks premature, just have their eyes checked while they're in the neonatal ICU or immediately once you're out. No? Importante yan. Ngayon po dun sa, since kayo po ay isang strabismus specialist, yes. Sabihin, sabi niyo nga yung strabismus, yung parang duling, banlag, ganyan. Na gagamot pa po ba yun? Ayun, magandang questions. Kasi maraming dahilan ng pagkaduling tsaka ng pagkabanlag. So, ang paggamot or ang pag-treat will have to depend on the cause. Diba? Lagi mong sabihin, ito yung dahilan, so ito yung tamang paggamot. May mga duling tsaka banlag na dahil sa grado ng mata. So, pag may yung grado, makakatulong to either improve vision or to control yung movement ng muscles ng mata, then we give eyeglasses, no? Pero may mga duling tsaka banlag na hindi kaya ng salamin lang. So, pwede siyang operahan, okay? Inooperahan namin siya para ituwid. So, meron mga misconception, duling, ganyan na talaga yan. Pabayaan mo na, duling na talaga yan, banlag na talaga yan. So, right now, no, we want to make it clear na may magagawa para sa duling at saka sa banlag, no? Mas maganda kung mas maaga, no? Pero kung mas matanda na, pwede pa rin, no? Kung cosmetic reasons lang, para lang mukhang diretso ang mata, kaya pa rin siyang gawan ng paraan. No? So, naooperahan siya. Katulad na, anong mga paraan So, usually, surgery-wise, no, what we do, di ba yung mata natin may muscles yan? So, your muscles, imumove niya yung mata mo right, left, up, and down. No? So, kapag ang mata mo palabas, ibig sabihin yung muscles mas humihila palabas, mas mahina yung muscle na humihila paloob, kailangan mong i-adjust yung muscle na humihila palabas para hindi niya mahila masyadong palabas. Ibig sabihin, you make it a little bit more weak. No, parang ganun. Mm-hmm. So, more of adjustment lang siya ng muscle sa mata. Dito ba sa Pilipinas, maraming mga case ng mga strabismus yeah, patients? Yeah, madami. Sobrang dami. Oo. Ang medyo naka-ano lang sa Philippines is that kadalasan, parents or even yung mga adults would have it diagnosed late. Diba? Dito sa atin, parang tiis-tiis tayo hanggang medyo too late na eh, no? So, most of the time, no, yung mga na-operahan namin, may mga bata pa rin, pero marami ring adults na. Oo, adults na kung sila napapatingin. Pa. Kaya naman. Depende lang po sa goals, no? So, minsan, may mga ibang tao na banlag sila kasi malabo yung mata. So, kung kaya namin palinawin, uunahin namin palinawin bago yung itsura. Pero dun sa mga tao na malabo na, no, kaya sila nagbanlag, we always tell them, okay, kaya ko siyang idiretso, pero baka hindi na siya luminaw. Kasi magkaiba yon. Magkaiba yung itsura, tsaka yung paglinaw ng mata. So, yan siya. Oo. Dalawa pala. Okay. Yeah, oo, so, magkaiba siya. Na. Correct. Nasagot na ni Doc Renato Otaner ang iyong question dahil tinatanong nga niya kung nakokorek pa ba yung mga duling raw or kaya naman. Or banlag. Pero meron bang parang window of opportunity na the best time for you to do, let's say, the operation. Yeah. Okay, that's good. Diba tayo, when we look at a certain object, we use two eyes. Lagi dalawa, diba? Laging dalawa yan. So, para meron kang 3D vision, ibig sabihin may depth perception ka. So kapag yung mata mo nakalihis, bata ka pa lang, nakalihis na siya, the part of the brain that is in charge of that eye, nagiging lazy siya. Minsan, ha? Nagiging lazy siya. Kasi, nadlilito yung mata mo. Iba yung nakikita nito. Iba yung nakikita nito. So, ang gagawin ng utak mo, papatayin, hindi naman papatayin, but ito turn off muna niya yung isang mata para hindi siya nalilito. Okay? And pala, kung palaging yun yung mata na ito turn off niya, that part of the brain that's in charge of that eye will also get weak. So, that's what they call a lazy eye, no? Nagiging weak. So, it's not a problem of the eye. It's more of a problem of your brain that is not being used kasi hindi nagagamit yung mata. Okay? So, yun yung sa lazy eye, no? Wow. So, the first step talaga is to make sure that you treat first the cause. Kasi kung ang cause is malabo yung mata, then you try to make the eye clear. Yeah. And the window period, no, is usually before 7 years old. Kasi after 7, if you, for example, hindi mo na siya pinagamot, no, palagi ng banlag or duling yung mata, usually hindi na masyado maganda yung magiging depth perception niya. Ibig sabihin, madediretso mo yung mata, pero yung 3D vision niya might not
might not develop as normally as a child who has good alignment from the start. Ito naman, Doc James, no, ang tanong ni Music, or maybe reaction dito, no, sa comment ni Music Lover. Nakakalabo ng mata ang maghapong naka-online sa cellphone. Yung pagbabasa madala sa lugar na madilim, nakakalabo rin ng mata. Naluluha ang mata kapag sobra na sa online. Okay. Teka, may gusto kong idagdag dyan. Yes, ma'am. Pag nagbabasa raw sa madilim, sabi ng mga lolo at lola, mga nanay lalabo daw ang mata. Sabi na, Doc, di ba, bawal magbasa ng masyadong madilim, bawal magbasa pag nasa kotse ka, 'di ba? So as I said a while ago, no, one of the risk factors kung bakit lalabo ang mata mo is the distance you are from your screens. And mas madilim ang lugar, mas ilalapit mo yung binabasa mo sa iyo. Mas gumagalaw ang sasakyan, mas ilalapit mo para hindi ka mahirapan. So it's actually more of the distance, no, yung lapit mo kapag ginagawa mo 'yon kapag madilim, pwedeng magpalabo sa mata mo. Oh, talaga, diba? Wait a minute. Medyo kinabahan ako dyan. Okay. Sometimes, di ba, the kids, they really, ang lapit-lapit ganun din, sa mata tama, nila. Oo. Or some children, di ba, ibababa nila yung brightness to save battery on their screens. Oh. And so, ang lapit, sila, you're right. Lock in sila dun eh, lock in. So, ganun siya. Now, so, it's better na may safe distance. Ano yung safe distance, Doc? The distance that we always tell is around 1.5 feet to 2 feet away. 1.5 feet to 2 feet away. So, mga arm's length, ganyan. Oh, mga ganyan. Makita mo yung muscles mo, Doc. Arms. Pakita mo rin. Migs, pakita mo na rin. Sa mga ganyan. Siya. Eh, yung pag, yung pagnood sa screens habang nakapatay ang ilaw. Ah, actually, yung brightness of the room, no, sinasabi namin, hindi naman siya ganun kahirap, no. Although, if hindi tama yung brightness mo, kasi diba, iba rin, Migs, diba, minsan, masyado maliwanag, you want to turn down the brightness of your phone. Pag medyo madilim, you want to turn it a little bit higher, no? So depende yan sa ano, sa environment. Walang tamang brightness na level of your phone. Mm-hmm. 'Di ba, you see sometimes merong auto brightness. Auto brightness. Kasi it will really depend kung how bright your background light is dun sa screen mo. Let's say, Doc, patay yung ilaw. Diba? Okay, like lang. Parang sa sinehan. Yeah. It's okay, no? As long as your eyes are not strained, meaning hindi ka nahihirapan or hindi mo pinipilit, palinawin yung nakikita mo. Ito, Ninya, may tanong si Farah Robles. Ano ang cause or reason why a person has astigmatism? Karaniwan din sa bata yan. Good. All right. Okay. Okay, lagi yan. Hereditary ba daw ito? Lagi yan. No, lagi yan. Ah, may salamin ka. Kaya nag-uusap tayo kanina. Ko, sabi, lahat ng tao, may astigmatism. Kasi ako may astigmatism. But when you ask them, alam mo ba ibig sabihin ng astigmatism? Usually, they don't know, di ba? Sabihin lang, may astigmatism lang, di ba? Ang astigmatism, so alam natin yung grado na nearsighted, alam natin yung farsighted, di ba? So hindi natin alam that astigmatism is also an eye grade, no? It's a different kind of eye grade. Yes. So, di ba, ang mata natin, pag pumasok yung ilaw, you want the light to reach yung tamang focus, di ba? So when you have nearsightedness, yung focus niya lumilagpas, ay, hindi nandito, yung pag farsighted naman, lumalagpas siya. Parang ganun, di ba? So, ang nangyayari, sa astigmatism, may irregularity yung surface ng mata. So, ang nangyayari dun, nag-iiba-iba yung pasok ng ilaw. So, patients with astigmatism would usually complain, parang may shadow yung mga letters, no? Usually, ganyan yung normally nasasabihin nila. So, yan yung astigmatism. So, it's a different kind of eye grade. You can be nearsighted with astigmatism combined. You can be farsighted with astigmatism combined, di ba? Or pwedeng purely astigmatic ka lang, purely nearsighted ka lang, or purely ano lang siya. So, isa sa mga common misconception is that astigmatism can be cured by glasses. Lagi na sinasabi, pag sinuot mo yung salamin, bababa yung astigmatism mo. Hindi. But there is also a chance that it will go down on its own, especially in kids, since the surface of their eye would usually still develop, mag-iiba pa ng shape, no? So, kanina, so namamana ba siya? Pwede. If it's in your family na mataas yung astigmatism, you can inherit it, no? But, minsan, sabi ko nga kanina nung nag-uusap kami backstage, no, na kapag mahilig ka magkusot ng mata, sometimes you change the shape of your eyeballs and you can cause astigmatism just by rubbing your eyes. Huh? Oo, di ba? Too much rubbing. Rubbing your eyes, correct. Nako. Kasi yun din ang tanong ko, no, ano ba yung mga karaniwan natin ginagawa that may put us at risk? Nasa lifestyle din ba natin yan, Doc?
So yun, kanina sabi ko nga, the best way to prevent it is yun, outdoor time, no, less time on your knee work. So our environment usually dictates, no, but usually that's in kids, no. Sa matanda, more of the rubbing of the eyes, no, and you get more eye strain when you look at something too close. So yan, so your environment, or even yung kanina, yung comment kanina na nagluluha pag nagsi-cellphone, no, that's actually a sign of dry eyes, no. So, yung dry eyes, di ba? Sabi, ba't nagda-dry eyes? Eh, nagluluha nga eh, di ba? So, dry eyes, no? Nagluluha ka kasi yung body mo will produce more tears to compensate for the dryness. So, when you're in front of the phone, you don't blink too much, it will evaporate, no? Your tears will evaporate, you'll produce more tears to compensate. Yeah. So, yan. So, more of yan, environmental na. Hindi yung parang nanonood lang siya ng drama. Oo, parang ganun. Oh. So, importante din talaga, no? Yung hydrate ng eyes, importante din. Yeah. Yun, diba? Well, every time we blink, we actually replenish the tear film in front of our eyes, no? So, if you forget to blink enough, no? You're doing something, you're watching TV, you're on your screen, you're very intent on what you're doing, ginagawa mo, sobra kang, intense doon sa ginagawa, hindi ka nagbi-blink, then your eyes, no? Tsaka alam mo yung bad habit dito sa Philippines, yes. Mahilig tayo magtapat ng electric fan on our face. Or aircon, diba? Or aircon on our face. So, pag ganyan, your tears will evaporate quickly, diba? Diba? So, hindi ka na nga nagbi-blink, tapos may hangin pa, lalong natutuyo yung mata natin. So, dry eyes. Yeah, dry eyes talaga. Will it cause anything na parang gagasgas ba yung mata mo? Pwede, lalaman yung mata pwede. Mo? Pwede siyang magkaroon ng superficial na mga gasgas kapag chronic, ibig sabihin matagal yung dry eyes mo. Second, it can cause intermittent blurring of vision. Minsan sabi niya, Doc, lumalabo siya pag nakatitig na ako and then after I blink, it becomes better again. Mm-hmm. No? So, pwede siya mag-cause ng mga ganyang symptoms. But usually, ang complaint is mahapdi, nagluluha, makate na parang may buhangin sa loob ng mata. Yeah. Ay, alam mo, ang dami ko pang gustong Dok, balik go. Ka. Baka dapat do we have tayo. Enough time? Para naman sa ating mas sa adult naman. Kasi yes, we yeah. focus on children's, although mm-hmm. it's connected to adults correct. As well. But next time, we'll focus on the adults. Yeah, sure. We thank you po sa lahat ng mga nag-test at nanood po sa amin. Maraming salamat. Nako, Dok, siguro pang huling mensahe na lang sa mga magulang na nakikinig po ngayon. What would you like to remind yung mga parents na nakikinig ngayon? I would just like to remind parents na ipacheck yung mga mata ng bata, lalo na kahit na hindi sila nagre-reklamo. Kasi kids, no, kung malabo ang mata mo pagkapanganak mo, hindi mo alam ano yung malinaw. And you'll always assume na lahat ng tao ganun yung nakikita until it's too late. So, mas mag-aga yung maipapacheck yung mga mata ng bata. Ako, siguro kahit at least before sila mag-school, di ba? Pa-check lang sila so we can do something about it earlier on. Kasi minsan, there are certain conditions na kapag napatagal mo na, mas mahirap nang gamutin. Mas mahirap nang bigyan ng solution. So, hindi importante na nagbabasa na yung bata bago magpa-check. It's very important na, kaya namin i-check yan. Kahit bagong panganak, 1-year-old, 2-year-old, merong developmental delay, if they're in the autism spectrum, Down syndrome, kahit may ibang sakit, no? There are ways to check vision and the grade and the other parts of the eye in a kid, no? So, huwag kayong mag-alala or huwag nyo sabihin na, hindi, bata pa, mawawala pa. Kapag meron na kayong nakikitang sintomas, dali nyo na agad sa doktor para maaga pa lang, alam nyo na yung pwede nating gawin. Doc, actually, maraming nag-text eh. Kasi maraming mga nag-text dito. Just in case, no, Doc, sa kabadala pwedeng mahanap, makontakt. May TikTok ata wala si Doc. Wala akong TikTok, ma'am. Wala akong TikTok. Sorry. I practice mainly at the American Eye Center. But yes. I'm also affiliated with the Philippine General Hospital, the Medical City, and the Rizal Medical Center. So, for patients who have parang financial difficulties, no, naisip nila, baka hindi mahal or something, you can always go to your government hospitals. No, an ophthalmologist will always be ready to see a child or even an adult, no, na free of charge. Yeah. Ayan. Maraming salamat. Nako, Doc. Ang dami naming natutunan sa'yo. Dr. James Lee, ang ating ophthalmologist. Thank you, Doc. Magbabalik ang inyong mga kaserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos sa Radyo 630. Okay, at eto na po ang inaantay po natin. Ako po ay umupo sa isang espesyal na one-on-one interview sa ating Speaker of the House,
Walang iba po kundi kay Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang part 2 ng ating eksklusibong panayam sa kanya. Okay, I also see na kayo ay very passionate rin tungkol sa kalusugan ng ating mga kababayan. Nakita namin kayo sa groundbreaking ng iba't ibang mga tinatawag nating legacy hospitals. Yes, merong yes. Cancer center, may hemodialysis, mm-hmm. dialysis center, the biggest. Mm-hmm. So, very exciting projects coming. Ano yes. po, bakit po sa inyo ay napakahalaga ng mga ito? Well, dito rin sa kampanya ng PBM, tatlong legacy mga projects ang pinag-usapan, yung binanggit mo. Yung legacy for specialty health centers. Mm. So kasama diyan yung sinabi mo lang yung mega the biggest hemodialysis center dito sa NKTI. Mm-hmm. Yung NKTI may isang portion diyan na dati para yung mga informal settlers na hindi talaga matanggal 40 years. Finally na relocate na sila. So may lupa sila diyan. So magtatayo tayo ng 13 story na building to accommodate for up to 200 hemodialysis patients at any given time. E tamang-tama kasi dito sa National Kidney Transplant Institute ay napakalaga. Bukod pa riyan, we got the PhilHealth to support this program so that yung package ay hindi lang 2,600 pesos pero 4,000 for hindi lang sagot yung treatment pero mga gamot para all-in-one package. Then we also have the cancer centers. We have one here in, of course, the right beside the Philippine Children's Memorial Center, no? Sa Quezon. So we have one there because pagkatapos ng heart disease, di ba? Yes. Yan ang number one killer. At ako, medyo personal din sa akin kasi tatay ko pumanaw dahil sa cancer. Mm. At alam ko kung paano at gaano kahirap yung karanasan ng isang pamilya. Kasi hindi lang yung pasyente, pero yung pamilya affected. Mm-hmm. Di ba? So, kailangan talaga, may talagang cancer center, cancer institute, na hindi lang pang treatment, pero research. Para may ongoing upgrading. Kasi that's a never-ending upgrading of knowledge, experience, and expertise. Ha? Maraming modern na breakthroughs and treatments. So, dapat na update. So, meron din sa hindi lang sa Manila, matayo din tayo dyan, doon sa Bicol. So, hindi lang sa Manila, NCR, but we will find out. Miski din sa Pampanga, meron din. Mm. Sa Clark. Kaya ito talaga ang isang legacy. Tawag natin legacy kasi paano ni Ferdinand Marcos Sr., di ba nakita natin yung heart center, kidney center, lung center, lahat, Philippine Children's Memorial. At nung sa COVID, nakita ko natin kung gaano ka-importante itong mga specialty health centers at bakit dapat, hindi lang dapat sa Manila. Mm-hmm. Dapat sa buong bansa meron, dapat sa kada region meron para hindi mahirapan ang mga pasyente, ang mga pamilya nila maglakbay pa sa Manila. Mm-hmm. And as much as possible, we're trying to put in right beside the cancer centers or these institutes, yung housing, para halfway house para sa pamilya. Kasi usually pag may cancer pasyente, may kasamang pamilya, di ba? Mm-hmm. Tatay ko, nung mag-treat sa US, yung unang ginawa ko, naghanap ako ng housing, yung mga parang hotel na malapit sa tamang-tama, katabi ng hospital. Meron silang ginawa parang hotel apartment for the yes. doctors, nurses, and family of patients. Mm. So yan ang concept nila, para may support ka agad yung mga pasyente. Mm. So that's the concept that we're trying to put up. So that's the legacy of specialty health centers. Mm. On top of that, meron din legacy dito sa housing. So with the Sudam Secretary, Jenny Cusar, the President is rolling out all of these housing facilities na vertical. At kung makita mo, maganda talaga. Pwede ba kami dyan? Or para lang sa pinakamahirap? sa totoo lang po, mas maganda pa sa ibang mga, sabi ni Abby, huwag ako magbanggit ng mga brand, pero yung mga ibang mga developers yeah. Or developments mm-hmm. na nakikita mo, mas maganda kasi mas malaki itong mga kwarto. At sa presyong abot kaya talaga na 3,500, 5,000. A month for 30 years or something? Very so, affordable po sa ating mga kapatid ng pambansang. Quality, maganda. Mm. At hindi lang yan yung housing. Mm. Meron mga amenities, mga swimming pools, sports center, etc. Para may clubhouse, para total experience.
So talagang you're gonna give them hindi porket, hindi lang siya parang drawing. Hindi. Andiyan na. Actually, kasi ang ganda yung technology na gamit, mga precast, modular, so mabilis na. Yung doon lang sila nahirap siyempre sa identification of the land, yung lupa, di ba? Mm-hmm. Pag nasettle na yan, madali na yung construction, yung vertical, salpak-salpak na, di ba? Mm-hmm. So, we did some inspections and some, not just groundbreaking, but inspections na ongoing. Mataas yung kumpiyansa ko na bago siya bumawa, si Presidente, mag-inaugurate na yung fully or topping off na yung maraming mga natapos. Really looking forward to this pambansang pabahay, no, na proyekto po ninyo. Yes. Siguro yung isa kong last question before we go to fast talk, no. Ano po sa tingin niyo yung pinakamalaking misconception siguro tungkol po sa inyo na gusto niyong linawin para sa ating mga kababayan? Siguro ano, siguro kagaya ng sinabi ng kaibigan natin kanina, baka hindi ako ganong kadali kausap o hindi ako approachable. Intimidating or hindi naman eh kasi mahirap mataas o baka hard to kasi, reach kasi sa katanggapan ko siguro baka may madali lang naman talaga kaya very accessible ako kaya yung mga iba na alam na accessible ako ayan parati kami nakikita or they see that it's easy to access and to approach so it's just I'm just regular guy na madali ka naman kausap at very accepting kasi unang-una itong pinili kong profession na for public service. Sabi nga nung kaibigan natin talaga may puso raw kayo para sa mga mahihirap. Itong talagang nakakakilala sa inyo. Thank you. Let's talk about rice. Isa po yun sa, alam ko, paborito rin ninyong topic. Something close to your heart. I see you go out. Nakikita ko po kayo, ang tawag nga po minsan sa inyo, Mr. Rice. Mr. Rice, bakit po? Bakit talagang you're bent on mapababa ang presyo ng bigas? Just like any Filipino, I eat rice almost 3 times a day, no? And pag tumas yung presyo ng bilhin ng bigas, everyone gets affected. Lalo na those, you know, with the marginal incomes, no? So, we came out with this program called the Cash Assistance Rice Distribution Program, and we launched it in the NCR, but now we have it countrywide, where we focus on, persons with disabilities, solo parents, senior citizens, IPs, you know, yung mga those in the marginalized sector. Para to mitigate and to give them a soft landing kasi mataas ng bilhin ng bigas, to afford them through the support of the DSWD, through the subsidy for rice and also a cash assistance para sa mga ulam at kung anong kailangan bilhin. We have to afford that because otherwise, this very, very vulnerable member society or in fact, we have a program in the DSW called the ICE or Assistance to Indigenous in Crisis Situations. We have to make sure that they are supported again because it's a gut issue. Ano talaga to eh? Malapit sa bituka. Sobrang malapit. At ayaw talaga ng Pangulo na may nagugutom. Yeah. Ayaw na ayaw. Yan talaga ang talagang pobya niya na may nagugutom na Pilipino. Oo, lalo na kung mataas naman masyado ang bilhin kasi di wala nang para sa mga gastos. So, we have to afford this safety net. And now, we have a program with the DSW that is wider. It's called the ACAP. So, hindi lang yung individuals in crisis situations. Pero, those at minimum wage and below. So that will encompass over 12 million Filipino families. And we hope to also include them in the safety net that we have. So we have to really work together. And so it's a very critical issue because, as I said, we eat it every day. It's a staple. It's a staple commodity. So, and we cannot even sustain ourselves. Number one importer tayo ng Vietnam. Yes. I mean, that is so sad. Tragic right. Even. Yeah. And the irony is that nagawa daw nila yan, Thailand, Cambodia, because of all the technology and everything they learned
in the Philippines in the International Rice Research Institute in Los Baños. But some experts are saying, sir, na may climate change, no? I mean, Vietnam, wala tayong naririnig dyan, binabagyo. Even Thailand. So, ang Pilipinas kasi very prone to all these disasters. So, parang sinasabi nila, why are we insisting on planting rice? Baka may ibang crops dyan or, you know, there's maybe, you know, we have to reassign or something because even if we plant rice, pag binagyo ang Ilocos, wiped out po yan. You're absolutely right. Kaya, we're not just concentrating in one area. Mm-hmm. For instance, you go to a province like Isabela, that is the corn capital. Mm-hmm. So, Miskito, you're okay in corn. But because of the Magat River there, no, that is the one of the mightiest rivers in the country, if it's this harnessed properly in the Tomawini River and the Alimi River, and not only just for irrigation, not only for flood control, but for hydroelectric, that area can be actually the number one producer. That can be another Grani. You know, the Ebaisiha, Central Luzon. You can also further develop that with the convergence of the AANIA and, of course, DPWH when we get all the flood control projects aligned with the impoundment of water for bulk supply plus integrated into the irrigation system. Then the AANIA has the program of the solar. Yung solar irrigation, so libreng patubig, papalawakin yung palayan, so that we will not just have this much, but we will have double the amount of irrigated lands being irrigated, you know, through solar energy. Sabi nila ngayong July, 49 po ba? Yeah, ang target niyo, 49 or less? Yeah, even 45, we're targeting that. So we've had discussions not only with the importers, but with the millers and the traders and even the retailers, that they'll try to already make sure that at least starting in the NCR, mafi-feel talaga yan. Although in the Kadiwa stores that are really targeted, but with limited supplies, you can actually get rice at 29, but that's really reserved for those in the marginalized sectors, yes. Okay. Let's talk about food, no? Yes. Mahilig po ba kayo? Kayo ba ay foodie din? Ay foodie talaga. Obvious na obvious. Hindi naman. Ano pero, pong paborito nyo? Well, yung go-to talaga, usually the Chinese or Japanese restaurants, no? Yes. So, yan ang favorite naman na talaga natin eh. Minsan Italian, pero yan, Chinese, Japanese talaga. Filipino. Meron ba kayong Filipino? Paboritong... Hindi kailangan kumain sa labas. Eh. Ang sarap yung ano yung luto ng bahay. Kusinera natin, si Yeda. Very good cook. Tapos ano, yung specialty sa bahay. At sa totoo, minsan na nga eh. Mas masarap yung pagkain sa bahay. At saka, unli eh. Unli lahat. Andiyan sa ano. And then, kung gusto mo, ano, dagdag mo, dali na. But I'm very happy in the house with the food in the house. Anong paborito niyong niluluto nila para sa iyo? Ako, marami. Kumakain ba kayo ng mga ano? Kare-kare. Saluyot, pinakbet, ganyan? Pati yung mga... Pinakbet, oo. Oh, pero yan, kare-kare. Talagang isa sa paborito. Sarap po tapos ng kare-kare. Yung, maski yung ano, basic yung maski adobo, yung mga puchero ni Eda, si cooks a good puchero, parang ano, parang bulalo yan, pero yung yes. Cebuano na puchero, na, yan ang isa sa masarap talaga. Jackpot parate. So, kayo? Ako. Nagluluto rin po ba kayo? Hindi, kasi mas magaling siya magluto eh. Uh-huh. Minsan lang sa barbecue, kung minsan magbabarbecue natin. Yeah. Kung sa barbecue grill, pwede ko magano. Steak or grill. Baka may perk, sabi niyo steak, baka perfect po kayo. Ang hirap pong magawa ng ano, malambot actually, sa loob. Madali naman, kasi hihiwain mo lang, di ba? Pag ano, i-flip mo lang, pag okay na yung kulay, okay. Kung mga, ganun lang, simple lang naman, mabilis pa, pabilisan pa. Alright, okay, let's talk about your passions. Pagdating sa public service, I heard malapit po sa puso nyo ang mga PWD. Yes, yes. Eh, kasi nung bata pa ako, di ba, siyempre naglalaro kayo, kasama mga pinsan mo, kaibigan nyo. So, na-change ko yung isang pinsan ko, siyempre kasama natin nung bata, pero after a while, parang hindi makasabay. So, I found out special child siya na may autism. So, doon medyo na ako nung naging curious, eh, di ba? So, nung nasa high school ako, nag-aaral ako sa US, isang boarding school sa Rhode Island, may isang mga paaralan for special children. Doon ako nag-volunteer at nag-photo essay ako. I took pictures, my experiences in two summers, at gumawa ka ng coffee table book na my experiences there. So, noon mga bata pa ako, nakita ko yun kasi siguro naman wala mga pamilya namin kung hindi ka mag-anak o kakilala ni pansanan, di ba may handicap or special. So,
yung ginawa po natin, I learned that at an early stage, is support, di ba? Mm-hmm. Extra support and extra attention. Okay, so punta po tayo dito sa fast talk. Pagpipiliin ko po kayo, between two things, dalawang bagay, tapos sagutin nyo lang po. Mm. Okay, number one, Superman o Batman? Batman. Leche Flan o Buko Pandan? Buko Pandan. Diwata o Boss Toyo? Diwata. Pares o Goto? Pares. Beatles or Rolling Stones? Beatles. Ako din. Socks or no socks? Naka-socks ako ngayon eh. Oh, socks? Ang disente, yes. Ang disente. Straight o kulot? Straight. And last, headphones or speaker? Speaker. Speaker. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat, Nina. Thank you so much. Thanks for being a good sport. Thank you too. Thank you for the interview. Gusto ko yung hiling mong Ano yun? Ano yung partner? Tanong, ah, ikaw, pwedeng tanong ko si partner Migs. Nako. Straight o kulot? Straight. But parang napaisip ka pa na matagal. Kasi si asawa ko si Mishi, tsaka si Nicole, tsaka si Shane, nanonood sila ngayon. Nagpapastraight yan si Mishi. Nagpapaplansya yan. Hi, Mishi. Oo. Ako minsan gusto ko wavy. Wavy. Pag straight naman ang buhok mo, gusto mo ipa-wave. Ganun talaga. Ganun talaga. Yung wala ka. Oo. Gusto mo ipakulot. Yung daughter ko, ganun din. Straight ang hair. Pero gusto niya raw maging kulot. Para sa'yo, Buko Pandan o Leche Flan? Buko Pandan. Buko Pandan. Pares tayo dyan. Ikaw, Superman or Batman? Ano tayo? Superman. 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 Bakit? Anong kaibahan ba ni Superman and Batman? Kasi siguro si Superman, siya yung kumbaga yung pagbansag mo sa kanya. Very relatable eh. Super dad, super mom. Tsaka tao siya. You have a point. Oo, di ba? Tao rin naman si Bruce Wayne, ah. Hindi ba tao si... Hindi ba siya tao? Oh, pero maraming angst. Si Bruce naman. Wayne. Nagkataon lang. Ano lang. Kasi siguro sa Gotham, tapos yung isa sa bagay. Di ba? Mas tao nga si Bruce Wayne kasi nasa actual na syudad eh. Si Superman, nilipad ka pa ng ibang planeta eh. It's not a fictional. It's a fictional place. Pero doon tayo sa Super Dad. Okay, sa Super Mom. Oo. At least we saw another side of the speaker. Sabi ko nga, ano ba yung malaking conception about you? Ano yung tingin ng tao? Ganito ka, pero hindi naman pala. Mm. Sabi niya, akala ng mga tao, mahirap siyang lapitan, hindi siya approachable. Nasabi naman niya, nakita naman natin na hindi naman pala. Oo, kaya naman. Siyempre, lahat ng tao may mood swings. Hindi naman, ikaw ba, approachable ka 100%? Hindi naman din. Hindi rin, we also have days na may off days rin tayo. Hindi naman tayo perfect. Pero syempre, dahil Friday, di ba? Dahil Friday, to smile. Diba? Of course. Dahil weekend na, it's time to be with our family. Yun lang naman mahalaga eh. After a long week, we just want to be with our family. Di po ba, mga kaserbisyo? Kaya naman tayo nagpapakahirap, kumakayod para po sa ating pamilya. Syempre, Ninya, binabati natin. Yes. Ang ating mga kaibigan, no, mula po DOTR. Syempre po, nandyan po sila. Aba, nakikinig at nanonood daw si Sec Jaime Bautista, si Engineer Eduardo Mangalili, at syempre, hi, hello and good afternoon din po sa Gonzales family na sila Direk Gabi at si Miss Beth. Hello. Hi, Direk Gab. Yan. Okay. At meron tayong mga anunsyo. Anunsyo serbisyo. Ano ba meron dyan, Migs? Nasa 14. 14. Ayan. Mga libreng tulong. Alamin kung kailan. Alamin kung saan. Anunsyo. Serbisyo. Bali niya, si Dr. 29. Si anunsyo po. Yan ang metal quiz natin. Oh, diba? The stingers natin. Okay. O, unang-unang anunsyo serbisyo po, libreng basic computer tutorial. Mga Q-citizens, maghahandok ang Quezon City Public Library ng libreng basic computer tutorial sa darating na July 19 sa QCPL Cubao Branch, Quezon City. Maaari pong bisitahin ang Quezon City Public Library Facebook page para sa karagdagang detalye
nang nasabing Friday na talaga, nang nasabing excited. Basic computer tutorial. Mm-hmm. Dito naman po tayo sa Muntinlupa. Dito po sa mga taga Muntinlupa, pinababatid ng pamahalaang lungsod ng Muntinlupa na ang kanilang Public Employment Service Office or PESO ay matatagpuan na muli sa ground floor annex building ng Muntinlupa City Hall. I-follow lamang ang Muntinlupa PESO Facebook page para sa iba pang impormasyon at katanungan. Ayan, ito po, mahalaga po ito sa mga pamilya, sa mga babiyahe po. Ngayong weekend, road reblocking at repairs. Magsasagawa po ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga road reblocking and repairs simula po mamayang alas 11 ng gabi, July 5, 2024 hanggang alas 5 ng umaga ng July 8. 2024. Aba, weekend pala ito. So, baon po ng mga pasensya, mga kaservisyo. Kabilang po dito ang A. Bonifacio Avenue, Balingasa to EDSA, second lane from center sa Quezon City po yan. Quirino Highway, Solville Drive to Mindanao Avenue, second lane from sidewalk, Quezon City. Tandang Sora, New Era High School to San Ponciano, second lane from sidewalk sa Quezon City. Mangyari po lamang po na bisitahin ng MMDA Facebook page para sa kompletong listahan ng mga kalsada na kukumpunihin ngayong weekend. Ako, mga major road pa man din ito at daanan, ha? Pasensya po. At at least alam po natin kung saan po tayo dumaan sa mga alternatibong ruta para po sa ating mga biyahe this weekend. Okay, gusto ko lang pasalamatan yung mga nag-viber po sa atin. Unahin natin dito si Ben Francis Rances. Hi, Ben! Uy, sabi niya, Fun Friday, Migs and Nina, relate ako sa mga need na mag or magsalamin. Okay. Sabi naman ni Tita Lina Ho, Happy Friday and Happy Weekend. Watching and listening from Plaridel, Bulacan. Sabi ni Pipo pa din, welcome back, Miss Nina, ito po, kaservisyo po, dito po sa nagseservisyo Nina Corpus. It's nice to hear your voice again and more power to your show. Maraming salamat po, Mr. Pipo. Magandang hapon, Sir Migs at Ate Nina. Happy weekend po. Congratulations sa inyong programa. Listener po ako since 2017. Nakikinig po ako sa inyo araw-araw at masaya po ako tuwing nakatutok. Uy, maraming salamat mula po dyan siya sa Pasay City. Ayan, sabi naman po ni Rose Flores, from Pateros, gandang buhay, Miss Nina and Sir Migs. Friday na, sa Monday ko na lang ulit kayo maririnig. Tunin po ako sa radio. Alright, okay. That's it for us. Ngayong Biyernes po, our first week here on Teleradyo. Serbisyo sa Istrenta. Masaya ang ating unang linggo. Siyempre po, huwag niyo pong kakalimutan, 4:30 po ng hapon, nagseserbisyo Nina Corpus, Monday to Friday po yan. Abangan niyo po ang susunod na tandem. Spotted ang mga issues. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Torres Constantino. Bye-bye! Magbabalik ang inyong mga kaserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos sa Radyo 630. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel!